Sabi mga kababayan ni Maudigs na yung administrasyon daw po ni President Biden ng Amerika, not good for the Philippines. Ayan yung sabi niya po. Dumaldal na naman po si Maudigs. Di ano niya, Mr. Maravillas, sa Agrika, I beg to disagree. No. And not good for the Philippines po. Yung appointed, designated survivor. nalaway na umupo. Yun ang not good for the Philippines. Kasi... Through China. And not good for the Philippines po. Yung barkada ninyong si Xi Jinping. Pero si Biden po, okay po si Biden. At halimbawa matalo si Biden, mga kababayan, sa election, kasi umariba na ngayon, mga kababayan. Nakaganda pa yung nangyari kay Trump. Malamang manalo si Trump, mga kababayan, sa Amerika. Ang importante doon, yung support dito sa ating bansa. And this time nga po, mga kababayan, may pinadala na high-ranking military official yung Amerika para bumisita po sa ating mga Ibka sites. Ayan po, top U.S. military official arrives in the Philippines to visit Ibka site. Very good. And very bad po, yung ano, yung nausog. At saka ito, nag-advertise na sila, designated survivor daw, sabi ng Isseminay, change is coming. Sabi ko nga po mga kababayan, 4 years pa kayong maglalaway sa confidential funds. At malamang, pag 2028, matulad kay Lenny mga kababayan, si Inday, kasi mas malala pa kay Lenny. Mas lutang pa. Mga reactions. Tingnan mo itong mga reactions ng mga tao. Di na makapag-intay si Lugaw to. Lugaw number 2. Yun na yung tawag mga kababayan kay Inday. At mabuti, mga kababayan, yung mga kasama niyang undersecretaries and assistant secretaries, nagsipag-resign na rin po sa DepEd. Mamaya, ibigay ko mga kababayan sa inyo yung mga kwentong yan. So ito yung sabi ni Maudigs mga kababayan, na si Biden daw, not good for the Philippines. American policies under the Biden administration towards the Philippines, particularly daw yung installation ng missile system sa Ilocos Norte, naglagay sa Pilipinas sa peligro. It has generated no small amount of fear among Filipinos, worried that the country has now become a target if war breaks out anytime. Huwag kami, Maudigs. Yan kasi yung pinasasabi sa iyo ni Xi Jinping. Takutin yung mga mamamayang Filipino para mamihasa sila dito sa West Philippine Sea. Hindi po kami naniniwala sa mga rhetorics ninyo. Ang katotohanan yan, takot yung China. Kaya nagagalit, ginagamit nila yong propaganda, fear-mongering, para dumistansya tayo sa Amerika. Hindi ba pwede tayong dumistansya sa Amerika? Kasi katartado natin. Ang resulta, mga kababayan, ng pagdistansya natin noong panahon niya, nagsamantala sa atin yung China. Sabi nga po natin, matagal itong pinanadjek. Matagal tayong pinanadjek ng China. Panahon pa ng dating Pangulong, Ferdinand Idralin Marcos, yung mga anti-US campaigns na nag-culminate, mga kababayan, sa pagtanggal, hindi na pag-renew ng US bases natin dito. Ano yung resulta? Ito na po. Umabanti po yung China at gusto na tayong lamunin. Hindi tayo papayag sa ganon. Kaya ini-infiltrate tayo ng China, yung politika natin. May mga Manchurian candidate na po tayo. May mga nakaposisyon na nga po. May mayor na tayong Chinese. Mismong Chinese, mga kababayan. Hindi lang pro-China, Chinese talaga. Si Alice Goo. Imagine that. Huwag po kayong naniniwala dito kay Maudigs. Yun ang dahilan kung bakit po naglalaway sila na iupo si Inday. Huwag tayong papayag po. May pa Doro designated survivor pa siya. Hindi Manila tinatago po.
Talagang gustong-gusto nilang iupo na si Inday. Pero po, sa sobra nilang pagnanasa po, mga kababayan, sa sobra nilang paglalaway, turn off po yung ating mga mamamayang Pilipino. Makikita ninyo po sa mga reactions ng ating mga netizens. Ayan o, sabi ni Eddie Javier sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Junior, di na makapagintay pa si Lugaw to. You see? Lugaw number 2 nang tawag sa kanya. Sabi ni Ramon Kabantog, ay nako, wag mo nang pangarapin pa maging president. Laos ka na. Kita ninyo. Sabi ni Vincent Carino, pwede naman daw po mangarap. Sabi ni Waiko Ito, uhaw na sila. Kunti nakita, naubos na. Itlog ng pogo. Sabi ni Eli Silvestre, ambisyos ang palaka. Designated survivor, wala ka naman alam sa pagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas. Iyon nga ang DepEd, hindi mo naayos na mabuti yung problema ng mga guro at mag-aaral sa public school. Pagkatapos, lakas ng loob ka pa, maging Pangulo. Diyos ko po, delikado ang sambayan ng Pilipino. Isip-isip, kabayan, amen. Sabi ni Ronaldo Batan, designated confidential fan survivor. Sabi ni Suelo Zamora, kailangang wala nang maupong Duterte sa national position. Kainin na lang nila yung Davao City. Ayaw namin sa anti-Filipino at pro-China. Kita nyo na, mga kababayan. Sabi ni Richard Magari, sana mag-resign na lang si Inday. Sayang lang ang pera ng taong bayan na sinisweldo sa kanya. Sabi ni Nonito Inocente, yan bang gusto ninyong susunod na presidente? No way to few na, no vote to Camp Duterte. Pasok ICC. Sabi ni Jonathan Ele, kawawang Pilipinas, nagkaroon ng may saltik na Vice President Protect
PBBM. Sabi ni Lovem, buti nga sir kasi parang yumabang naman. Hindi naman mananalo yan pag kabais kung wala pa si PBBM. Sabi ni user XC, dapat impeach na yan. Ganon si BP pag tinanong na hindi alam, sinasagot no comment. Sabi ni Osilito Saupan, parehas ni Kibuloy, self-appointed son of God. Galit yung ating mga netizens, mga kababaya, sa sobrang pag-nanasa ng mga Duterte na iupo si Inday. Tumakbo na sana siya sa pagkapangulo noon. Di ba? Kung yan yung intention niya, ang agenda pala nila nitong mga DDS, mga kababaya, itulad si PBBM, kay Erap Estrada, 2 years lang. E panong hanggang pangarap na lang kayo? Diba? Sabi ni Oscar Serrano, hindi alam ng mamamayang Pilipino na tao ng China, si PRRD, nang siya iboto natin bilang Pangulo. Sabi ni Mary Ortega, Lord protect our beloved President BBM. Grabe si Sara Mao, hindi makapagantay. Nakaka-turn off yung lumalabas sa bunganga parang hindi abogado. Lumalabas ang kanyang tunay na ugali. Thanks po, Sir Dan, sa update. God bless everyone. Sabi ni Kalutan, desperate na si BP, kaya haya na siya magsalita. She has no chance sa 2028 election, placing herself in a wrong way. Sabi ng isa pa, impeach na yan si Sara. Sabi ni Aquarius, madilim ang isip ng desperadong Kapos Palad, Tulo Laway, Makakyat sa Malacanang. Sabi ni Oscar Serrano, tapos na ang maliligayang araw ng Maka-China Duterte and Company. Sabi ni Gary Felix, basta ako 101% big no to any Duterte again. Ganid at sakim ang angkanyan. Mal ko ang bansa ko, kaya ayaw ko sa sino mang Duterte, kahit for sure ibibenta ng nila ang Pilipinas. Nakita niya, wala man lang mga gusto ni isa sa mga nag-react. Turn off sila kay Inday. Sa pag-ambisyon, mga kababayan, napalitan agad yung ating Pangulong Bongbong Marcos na napakaganda ng ginagawa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayun mga kakampi ni Inday, mga kababayan, sa DepEd, nag-resign na rin. DepEd spokesperson si Michael Pua, Undersecretary Michael Pua, other executives quit. Very good. Dapat nga lahat mga kababayan na mga Duterte supporters na na-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagsisibaki na po. Kasi malamang sila po yung tiktik, mga spy sa ating gobyerno na nagpapalabas ng kung ano-ano mga intriga na nagiging base, mga kababayan, ng mga black propaganda laban sa ating administrasyon. So sa kanya pong Viber message, sinabi po ni Pua na nag-resign sila, it is only appropriate daw to give the incoming Secretary of Education, si Secretary Angara, a free hand to choose the people that will form part of his team. Buti pa niya, Mr. Maravillas, ito si Michael Pua, may paliwanag kung bakit nag-resign. Si Inday, basta nag-resign na lang, walang paliwanag. Basta ayaw na niya. Tapos biglang dinisignate yung sarili niya. Inappoint niya, dinisignate as survivor. Nanginga ng paliwanag, wala na niya akong idadagdag pag paliwanag. Yun na niya. Ganon. So, tama lang, mga kababayan, para magbigyan ng libreng libre makapamili si Secretary Angara ng kanyang magiging team. So, kasama sa mga nag-resign, mga kababayan, si Nolasco Mimpin, Undersecretary for Administration, Sunshine Fajarda, Assistant Secretary, Office of the Secretary, Reynold Monsayak, Assistant Secretary for Procurement. Tapos si Noel Baluyan, Assistant Secretary for Administration. So sabi dito sa balita, it was Angara who revealed Pua's resignation. Verbal pa lang, Undersecretary Pua told me
that he's leaving and he's waiting for instructions from the Vice President, kay Sara Duterte. Sabi ni Angara, Angara will assume as Education Secretary starting July 19 after na mag-resign si Inday. Ngayon, iwan ko kung doon sa turnover ceremony, a-appear pa si Inday. Pag hindi mag-appear si Inday, alams na. O ngayon, dito naman po sa kwento ng pagbisita ng isang top official po ng US military. Ang purpose niya po ay para bumisita doon sa EDCA site. So sabi diyan, si Charles Q. Brown Jr., chair ng Joint US Military Chiefs, dumating sa Pilipinas kanina and set to visit one of the 9 designated facilities para sa American Rotational Forces under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. So maganda po yung mga developments ngayon na nangyayari para po hindi makagalaw ang China. Yung masamang adikain nila po dito sa atin sa West Philippine Sea ay masupla po. Huwag kayong maniniwala sa mga linya ng propaganda ng China na ito ay magiging magnet ng gira. Wala po. Yung US military bases natin po hindi naging magnet ng gira. Ito pang EDCA sites. Pero pag lumusob sila, magalo po ang balat sa tinalupan. Malamang paliparin ng Amerika yung mga ultimate weapons nila para pulbusin yung China. Para tapos na po yung mga pag-amo nila. Di ba? Huwag tayong matakot sa mga Chinese na to. Tama pa? Tayo po ay bansa tayo ng mga noble heroes. Lahat tayo po nila Pulapo. Sila Pulapo po. Walang armas tulad ng Espanya. Hindi na nakauwi si Magellan. Dapat ganun po tayo manindigan. Ganun dapat ang ating resolve. Just like the Israelites. Mga Israelites po. Patay kung patay. Pumasok kaya niya kayo rito. Malilibing kayong lahat dito. Kasama namin kayong malilibing. Subukan lang anya ninyong pumasok. So yun ang ating ginagawa for our defense at karapatan ng bawat bansa ang mag-establish po ng credible defense at karapatan natin makipag-alyado sa mga bansa na kaibigan natin, walang isip ng pagsasamantala sa ating mga mamamayan at sa ating bayan. Tama po? So itong si Brown po, isa siyang Air Force General ng Amerika. The highest ranking US military official will also meet with his Filipino counterpart, si Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., sabi sa release ng US Department of Defense. The visit came days after the 8th anniversary of the Philippines' arbitral victory at the United Nations that invalidated China's 9-line claim sa South China Sea. In a statement, Brown reasserted the United States' commitment to international law, saying that in the Philippines, the U.S. has a long-standing shared interest in regional stability. The Philippines is one of our oldest treaty allies anya in the region, sabi po ni Brown, referring to the 72-year-old mutual defense treaty between the two countries. The undisclosed site Brown is set to visit supplements the 1998 Visiting Forces Agreement allowing the presence of U.S. military personnel in the Philippines. So matapos siyang magbisita dito sa Pilipinas, pupunta din si Brown sa Japan, another U.S. ally. Ang purpose niya is to strengthen U.S. investments and regional partnerships. This comes after Japan and the Philippines signed a reciprocal access agreement on July 8, allowing Filipino soldiers to undergo combat training with their counterparts in Japan. So, makikita ninyo, mga kababayan, sunod-sunod na ang mga pagbibisita ng mga high-ranking officials, military officials, para ipakita natin sa China, ready tayo. Ngayon, yung Air Force ng France, mga kababayan, bibisita din dito sa atin, kasama sa mission tour nila. Yan o, France Air Force mission includes Philippines for first time. Yan o, a French Air Force mission touring the Indo-Pacific region will include the Philippines for the first time as France seeks to forge closer defense ties with Manila. Ayan po, bibisita dito sa atin. A contingent from the French Air Force and Space Force taking part in the Picasso 24 will stop over at Clark Air Base
to demonstrate the European country's commitment to uphold freedom of navigation in overflight in the region. Sabi po ni French Ambassador Marie Fontanelle. Ayan po. Di ba? Napakagandang mga developments ito. Hindi ninyo kami masisindak, mga Chinese. Ang kalaban ninyo, buong mundo, ang kalyado namin, hindi lang Amerika, Japan, Australia, pati France, Germany, European countries. O ngayon, yung mga lumabas na balita po, na yung mga generals daw, may mga generals daw nag-walk out sa command conference ng ating Pangulong Bongbong. Sigurado mga kababayan, yung mga nausog bloggers na naman yung nagpalabas ng fake news. Walang katotohanan daw mga kababayan yung pinalabas na mga chismis. Sabi dyan, another fake news, no walkout of Armed Forces Generals during command conference. Di kayo obra sa paninira po. Sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, walang katotohanan niya. Yung mga rumors that military generals have walked out of the room during the command conference, during a command conference at the Armed Forces General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. That's fake news, Aina. I was there personally. There's nothing of that sort that happened. Siguro mga kababayan, siyempre, alam nga naman, magstay sila doon ng wala nang labasan sa conference room. Nag-walk out niya. Ipauwi na. Siyempre, alam nga naman, doon na sila titira sa conference room. Lalabas sila doon. Tama po. The rumors originated from a July 16 blog published on YouTube, a video sharing platform by a blogger who goes by the name The General's Viewpoint. Tama nga. Yung general na blogger mga kababayan na dati sumusuporta sa ating Pangulo, ginawan nga ako noon ng kanta. Ngayon, nadoktrina ni yung vlogger po sa Amerika. Hindi ko nga po mga kababayan maubos maisip ng isang vlogger sa Amerika, ang isang general po, ma-impluensya. General ka, ma-impluensya ka ng isang vlogger. Siya pala po yun ang palaganap ng balita na fake news. Nakalimutan ko yung pangalan ng general na yon. Basta matanda na. Matandang general. Retired na siya. Nasa vlogging na siya mga kababayan. Biglang bumaliktad mga kababayan. Nang bumaliktad yung vlogger sa Amerika, nalason din yung isipan. Pag ganyan po, mga kababayan, mahina yung intelligence pag ganyan. Intelligence network. Sabi rito, the clip featured a supposed radio commentary from a DCRH reporter who cited an unnamed source and claimed that a military general walked out from a command conference last July 4 at Camp Aguinaldo following a heated discussion with a top government official over a national security issue. President Marcos Jr. led the mid-year Armed Forces Command Conference at Camp Aguinaldo on July 4 with the Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, and Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Yung mga general natin pong magigiting, mga professional sila. Hindi sila basta mga kababayan na dadala sa mga ganyan sa politika. Mga disiplinado sila, mga kababayan. Added na, nung panahon, pinasok ng mga infiltrators, nalason yung kanilang isipan, kaya may mga rebelding sundalo tayo. Tama? Pero ngayon po, mga kababayan, intact ngayon yung ating armed forces. Gustong gatungan itong mga retired general na siguro may utang na loob kay Maudix, ginagamit para manggulo. Hindi po itataya ng ating mga professional soldiers ang kanilang karir sa napakababaw na mga gatong ninyo na personal na interes yung isinusulong. Tama po? Yung ating mga sundalo, they are loyal to the Constitution and siyempre to the Commander-in-Chief. Eh, sabi ni Padilla po,
Walang walkout niya ng mga generals na nangyari during the top-level meeting. It was a very professional exchange of ideas and discussions. And there were also a lot of updates that were given. It also ended on a positive note. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, also refuted the rumors, describing it as 50% fabrication, 50% imagination, and 100% false. Yan mga kababayan, may ahilig sila itong mga nausog vloggers. Ang tataba ng kanilang imagination. Ang gagaling silang magtay-tay ng kwento. Yung vlogger po sa Amerika, ang source niya ahas. Puting ahas. Saan ka nagkakita? Eh, pag sinabi mong ahas po, kahit anong kulay ng ahas, sinungaling yan. Kasi ahas nga eh. Diyan na pahamak si Eva at si Adan. Simbolo ng diablo po yung ahas. Paano maniwala ka sa ahas? Pag ahas po, sinungaling yan. The Armed Forces senior officers and the entire organization na niya, for that matter, conducts itself in the highest level of professionalism, sabi po ni Trinidad, who was also present during the command conference. Agayang nagpapaniwala sa kwento nila. Ang kwento nila, kwentong kasinungalingan, kwentong kutsero. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.